Ay, mahalat yan. Tagamaalat. May napanood nga po ang inyong kapitana na ang tubig alat na galing sa dagat ay pwedeng lutuin at ito daw ay magiging asin. Opo, tama po ang inyong narinig. Tubig alat na galing sa dagat kapag niluto ay magiging asin. At sinubukan po ito ng inyong kapitana. At hayon nga, eksaktong-eksakto na nasa outing ang aking pinsan na si Randy Binamer. Agad-agad akong nag-chat sa kanya na ikuha ako ng tubig alat dyan sa dagat and then i-video niya ilagay sa isang empty Coke bottle. Dahil nga siya ay napakabait, agad niyang sinunod ang utos at request ng inyong kapitana. At ito na nga yung tubig na kinuha sa dagat. At tatry natin kung talagang maalat bago natin siya gawing asin. Shoutout sa iyo, Kuya Randy Binamer. Thank you sa video at thank you sa tubig na ito. Thank you so much! Alat! Maalat nga! So tara, lutuin natin ito at gawin natin asin. Atin po siyang sasalain para pumalis ang ibang dumi. Gamit po isang malinis na tela. So ayun nga, patatin na po sinasala. Para kung magtakumpay tayo na ito ay maging asin sa ating pagluluto ay magagamit natin sa ating pagkain. Huwag na natin iminsan lang iba. So, ayan. Malinis na siya. Sisimula na po natin nalutuin ang ating tubig kung ito nga pa ay magiging asin. Antayin po natin kumulo. After nga po ng ilang minuto, mga 10 minutes, o basta wala pang 10 minutes, eh, binalikan po natin at ito na po ang kanyang itsura. So, mapapansin ko po na gumanit ang kanyang paghalo. Parang mayroon po something na nagpo-combine. Siguro po yung nabumuong asin. Magalit na po siyang haluin. Hindi po katulad kanina nung hindi pa siya nabubulakan. So, abangan po natin kung anong magiging resulta. Makakatipid na tayo, hindi na tayo bibili ng asin. Kung magkataon na ito nga ay maging asin. Diba? Ito na po ang kanyang itsura. Nagiging asin na nga po siya. Ang galing! Napahanga ang inyong kapitana. Sa vlog na kanyang napanood, talagang tunay nga pala. So, kung gagawin po ninyo na, di ba, pwede itong negosyo kung talagang gusto nyong kumita ng kahit konti. Ang kunin nyong tubig, tubig alat, yung malinis, sa pinaka malinis na bahagi ng tubig dagat. Pwedeng-pwede po pala talaga itong pang negosyo. Kung malapit lang po talaga ang inyong kapitana sa dagat, ay talagang ito yung gagawin ko, di ba? Kahit konti-konti, o makakatipid ka na sa asin. Ang galing. Napakapino lang po ng kanyang texture. Sobrang pino ng kanyang pagkaasin. Oh, di ba? Legit na ang tubig alat sa dagat kapag niluto ay magiging asin na pwedeng gamitin sa ating kusina pagluluto. Di ba? Ang galing. Ito na siya, ating isarin sa isang lalagyan at ating ipatikim sa ating mga kasama kung maalat ba. Ang dami din pala na magiging asin kapag sa isang litro ng tubig ang ating lulutuin. Ito siya kapino. Pinong-pino talaga siya. Parang wala kang mahihipo na kaunti man lang na buo. Lahat ay pino. Ang galing.
lalabas po ang inyong kapitana para ipatikim sa mga kapitbahay ko kung talagang maalat ang ating lutong asin. Tara. Patataringan natin sa ating isang pamangkin. Kunti lang, eh. Kunti lang. Kung anong lasa kung matamis o ano? Ang alat. Oh, ang alat. Pakinig nyo ang alat. Diba? So, ito po pa. Isa pang napadaan. Tikman mo nga, Kim. Tikim lang kung matamis o maalat. Kunti lang, kunti. Maalat! Baka sabihin nyo ay nagbibiro nyo, kapitana. Kunti lang, kuya. Pinsan. Ay, maalat yan. Maalat. Pakinig nyo, maalat. Kung matamis. Ayan. Kunti lang, kuya, kunti. Ariay. Kuya, kuya. Ano? Okay ang lasa. Maalat-alat ng konti. Ah, maalat-alat ng konti. Oo. So, last na. Ano kayo sadyang ako magmamaalat? Baka sa iba ay maalat, sa iba ay matamis. Maalat. O, maalat daw. Success ang ating vlog. Maalat nga. Sabi nila, at talaga namang napakaalat. Itong tubig dagat, pag niluto, ay magiging asin. Legit na legit. Salamat po sa inyong panonood. Please share kung nagustuhan niyo po ang aking video. Thank you!